is up. Cinca March na talaga. Oo, talaga namang nasali mo ba yun? Diba? No? Hashtag yan. Oo, March is Cinca Mas season nga raw, kaya makikita na natin yan sa mga kalsada at marami nang nagbebenta. Yung mga diktulak na kariton, di ba? Classic. Naku, favorite to ng mga Pinoy. Tapos, syempre, paparisan mo yan na masarap na bagoong. O ako naman, mas bet ko yung asin. Yan, yummy. Nangasim ako tuloy. Correct. Kaya ito ang food explorer nga natin, si Chef JR, mag-harvest ng Cinca Mas. Yun, makakailang kilo ka kaya, Chef. Good morning sa'yo. Hi. Morning, Chefy. A blessed morning, ladies. Always a pleasure. Ma'am Susie, welcome back. And of course, yun nga, ang ganda ng introduction natin dun sa paborito nating Cinca Mas. Kasi medyo nostalgic sa lalong-lalo na sa amin. Kasi ito yung mga panahon talaga na kahit sa ang sulok, pumunta ngayon sa mga probinsya, kahit sa Maynila, eh ang daming mo makikitang Cinca Mas. And yes, yung food adventure natin dito pa rin sa Arayat, Pampanga. Binisita natin yung 500 square meter na Cinca Mas farm. And of course, para malaman natin yung preparasyon, ano ba yung bakit kailangang summer siya ina-harvest, anything that we need to know tungkol dun sa paborito natin. And dito sa farm na to, meron sila ditong 20 rows ng mga Cinca Mas kung saan na itatanim nila. Pero yung magandang teknik kasi ginagawa nila dito, hindi nila hina-harvest ng sabay-sabay. So parang everyday, nag-harvest sila dito ng hundreds of kilos ng Cinca Mas. So mga nasa libo-libo rin kung piraso yung pag-uusapan. And of course, to give us more information tungkol doon sa paborito nating Cinca Mas, kakausapin lang natin si Sir Raymond. A blessed morning, sir. Ayan. Sir, good morning po. Tuwing kailan po kayo nagtatanim ng Cinca Mas? From November to October. Yun ang, October, November kayo nag-umpisa. Summer. Bakit po nag-umpisa kayo ng mga gantong panahon? Sa mga panahon nito, medyo maano na yung ulan. Hindi na masyadong maulan. Ano po ba yung requirement ni Cinca Mas? Bakit kailangan yung panahon na yun yung pinagtatimingan natin? So ang ano ng Cinca Mas, kasi ayaw niya ng matubig. Ah, okay. So mahina siya sa tubig. And then kailangan hindi siya nauulanan para pag hinarvest, madali siyang i-harvest or madali siyang bunutin sa lupa. Yung sa lupa naman po, ano po ba yung soil requirement ng Cinca Mas? Kalimitan sa mga dito ay mga sandy loam or mabuhangin. Okay. So yung sinasabi ni Sir Raymond na kailangan summer kasi kapag nataon sa maulan, unang-una, mahina ito sa resistance, nabubulok. Tapos pangalawa is tumitigas yung lupa, yes. Mahirap i-harvest. So yung dito natin, sir, mga hanggang kailan ito maha-harvest? Siguro aabot ito hanggang mahal na araw. I see. So from October, mga 3 months po itong... 3 months to 4 months din. I see. Sir Raymond, nakita naman natin. So ito po yung itsura ng halaman ng Cinca Mas sa mga hindi nakakaalam. Ano? Paano naman po siya hina-harvest? Total na dito sa mga kasama natin. Ito, may mga kasama tayo dito. Ayan. Ito so paano po ang proseso? So makikita natin, gumagapang po ba ito? Yes. Okay. Siya. Pero kailan po natin malalaman na ready na siya for harvest? Minsan tinetest din siya or pag makita mo matured, naglalabas na siya ng pads. Okay. Yung mga pads niya. Ito, namumulaklak tapos mamumunga na siya. Para yun ang time na alam na. Tapos yung pag-harvest po, ito makikita natin, ito yung puno nung Cinca Mas. Paano po siya kinukuha, sir? So bali, para hindi siya maputol dito, aalalayan natin itong improvise natin na siya. Okay, so, kukunin sa ilalim, then, hihilahin. Pero by bungkal dito, yes. Sa ilalim. Ayan, so dito muna. Pero minsan, sir, di ba may mga cluster ito? May mga, pag medyo matanda na siya, naglalabas pa rin siya ng ibang... Nang parang mas maliliit pa. Mas maliliit. So, okay. Hindi naman natin mapapakinabangan. Alright. So, ito yung itsura niya. Ganyan mag-harvest. Nakita naman natin how effortless yung pag-harvest natin dahil nga sa sinasabi ni Sir Raymond na buhaghag yung lupa. And ito, medyo daan-daang kilo na ng Cinca Mas yung na-harvest natin. Sir Raymond, alam ko po pagod na kayo. Magluluto muna natin sila ng masarap na almusal. Sir, dahil marami na tayo na-harvest sa Cinca Mas, dito muna tayo. Magluluto tayo nung paborito nating lumpiang Cinca Mas. And of course, pag sinabi nating lumpia, maraming elements yan, maraming components, kumbaga. So we have here, of course, yung mga gulay natin, yung bidang-bida nating Cinca Mas. Ayan, fresh na fresh ito, manamis-namis pag gantong mga panahon. So basically, madali lang to. Yung first component natin is yung filling. So ito yung ating mantika, nasa pan natin, mainit na rin yan. What we'll do, optional, kung gusto ninyong lagyan ng meat, pwede nyo rin lagyan niya ng tinapa, or any other protein. So yan yung ating ground pork.
Lagyan lang din natin yan ng ating onions and garlic. So kapag medyo par-cook na yung ating meat, pwede na nating ilagay yung ating carrots. Of course, this again, these are optional. Kung gusto ninyong lagyan ng kamote, pwedeng-pwede rin. Meron tayong nilagay dyan na bell pepper. And of course, yung bida ng ating lumpia. Yung ating singkamas. And we'll just season this with some salt and some pepper. Yan. So again, napaka-flexible nito. Kung sabi nga ni Ma'am Suzy, paborito nila to ng may bagoong, pwedeng-pwede nyong gawin tong gantong application sa savory dish. Very flexible nito. At saka saktong-sakto, ito yung panahon na masarap siya, manamis-namis, and murang-mura. So after a few minutes, ito yung magiging itsura niyan and yung magiging feeling ng ating lumpia. Lumpia yung dish natin, but actually, pwede na siyang gawing lumpiang hubad. You can definitely serve this as is. Ayan, makikita ninyo. So we have our wrapper here. Optional, kung anong gusto ninyong presentation. But basically, kung gusto niyo ng mas convenient, pwede niyo na siyang iserve as is. Tama natin yung masarap na ating lumpia feeling. Di ba? In season ingredients, iba yung characteristic. Masarap na masarap. Eto, marami ba tayong info na ibibigay sa inyo tungkol sa ating paboritong singkamas? At saka recipes din. Bibigyan pa namin kayo ng tips. Tuloy-tuloy yung pad-adventure natin dito sa Arahit, Pampanga. Dito lang sa inyong pambansang Moy Show kung saan laging una ka. Unang hirit!